孙悟空。Ultra Ego ay isa sa pinakamalakas na form ni Benta na ipinakita sa laban nila ni Grand Olaf, na kung saan ang chinang user ng Ultra Ego Transformation ay biglang nagpapalit katulad ng chinang isang God of Destruction. Para ma-attain ang ganitong klase ng form ay kailangan ng user na magkaroon ng isang mindset ng pagiging destruction. Pero bago natin pag-usapan yan guys ay mag-subscribe ka na kung isa ka sa mga fans ng Dragon Ball since day 1. Sa simpleng pag-like mo ng video guys ay nakakatulong na ito sa ating channel na mas lumago pa. Ang Ultra Ego Transformation ni Vegeta ay makikita natin na ginamit niya sa laban nila ni Grand Olaf. Paano nga ba nagawa ni Vegeta ang transformation na ito? At gaano ito kalakas? At ngayon nga ay atin itong pag-uusapan. Ang Ultra Ego ay isang transformation na katulad ng isang God of Destruction na kung saan ang user ng transformation na ito ay dahan-dahan pinapalitan ng chi ng user patungo sa chi ng isang God of Destruction. Para magawa ito ay kailangan ng isang user na magkaroon ng similar na pag-uugali sa isang God of Destruction. Ito nga ay fully fitted para kay Vegeta, mapapansin natin ang ugali ni Vegeta sa mga nakaraang series ng Dragon Ball, meron nga siyang ugali na pagiging mayabang, mataas ang pride at syempre ang pagkakaroon ng matinding confidence sa sarili. At para nga ito ay magawa ng isang user ay kailangan niyang magkaroon ng isang matinding training sa isang God of Destruction. Ito nga ay ating makikita sa Dragon Ball Super Manga Chapter 69 na kung saan ay ni-train ni Lord Beerus si Vegeta. Dito nga ay binigyan ni Lord Beerus si Vegeta ng brutal na training emotionally and mentally as a first round ng kanyang training. After ng first round training ay binigyan din ni Lord Beerus si Vegeta ng therapy sa pamamagitan ng paggising sa totoong ugaling meron si Vegeta. Sa training na ito ay tinanong ni Lord Beerus si Vegeta kung ilang planeta na ba ang nasira ng mga Saiyan. Dito nga ay sinabi ni Vegeta na isang malaking kasalanan ang nagawa ng kanyang mga kalahi. Dito nga ay natawa lang si Lord Beerus at sinabi niya na kalahati ng kanya sinasakupan ay winasak niya ng walang pag-alinlangan. Dapat nga daw ganun ang mindset ng isang God of Destruction. Paano ito magagamit? Para ma-unlock ng user ang transformation na Ultra Ego ay kailangan lang itong magising sa katawan ng user. Sa pamamagitan ng pakikipaglaban ng matindi at sa oras na ma-reach na ng user ang kanyang limit ay doon na ito magsisimulang ma-unlock. Ito nga ay makikita natin sa laban nila Vegeta at Grand Olaf kung saan ay na-reach na ni Vegeta ang limitasyon niya sa laban nila na yun at doon na niya ito na-unlock. Gaano nga ba kalakas ang Ultra Ego? Pag ang Ultra Ego Transformation ay ginamit ng user, ang user nga ay nagiging mas malakas pa kesa sa dati nitong form. At nagagamit nga ng Ultra Ego Transformation ang buong kapangyarihan ng isang God of Destruction. Notice lang guys. Nagagamit ni Vegeta ang buong kapangyarihan ng isang God of Destruction ibig sabihin nakakapantay o magagawa pa niyang mahigitan ang kakayahan ng isang God of Destruction. Sobrang laking level up nga ito para kay Vegeta. At ito nga ay special form ng isang mortal. Ano nga ba ang pinagkaiba ng Ultra Instinct sa Ultra Ego? Malaki nga ang pagkakaiba ng dalawang special form na ito. Ang una nga guys ay ang paggamit ng mga form na ito. Ang Ultra Ego kasi, once na ito ay ma-unlock ng isang user ay anytime ay maaari na niya itong gamitin kahit siya ay lubhang sugatan. At ang Ultra Instinct ay mahirap magamit kahit nga ito ay na-unlock na. Need kasi ng Ultra Instinct na ma-mastered ang paggamit nito. Ito nga ay makikita natin sa Moro Arc Saga kung saan ay tinulungan ni Meros si Goku kung paano ito ma-activate sa madaling panahon. At ang huling pagkakaiba ay sa way kung paano sila makipaglaban. Once na ang user ng Ultra Instinct ay naka-activate, nagkakaroon nga ang user ng advance na kamalayan, ibig sabihin guys mahirap siyang patamaan ng anumang klase ng pag-atake dahil nga advance ang kanyang kamalayan. Pero hindi ganun kalakas ang kanyang pag-atake. Sa madaling salita guys nagiging mas mabilis si Goku pero sakto lang ang kanyang nagagawang pinsala sa kalaban. Kumbaga guys more on counter-attack ang atake ng Ultra Instinct. Hindi tulad ng Ultra Ego na lahat ng aspeto ay lumalakas sa kanya. Ang Ultra Ego ay hindi na niya kailangan umiwas para maka-counter. Kahit matamaan siya ng malakas na pag-atake ay parang baliwala lang ito sa kanya. At dun siya nagkakaroon ng pagkakataon na maka-counter sa kalaban. At ang physical na pag-atake ng Ultra Ego ay sobrang lakas kesa sa Ultra Instinct ni Goku.
At ang Ultra Ego guys ay kahit nga ito ay ma-unable sa isang laban ay magagawa pa rin ni Vegeta na makabalik sa form na ito sa madaling panahon. Dagdag kaalaman lang guys. Ayon nga sa mga leaks ng Dragon Ball Super, masusurpass nga ng Ultra Ego ni Vegeta ang Ultra Instinct ni Goku. Ibig sabihin guys, mas magiging mas malakas ang Ultra Ego ni Vegeta kaysa sa Ultra Instinct ni Goku. Ito nga ay makikita natin sa mga leaks ng Dragon Ball Super. At yun nga lang guys. Sana ay nag-enjoy kayo sa akin video analysis about Vegeta Ultra Ego Transformation. Mag-subscribe ka na, at i-hit mo na din ang like button. Thank you.